Si Trae Young, yung player na ever since nung NCAA days niya nung college, isa siya sa mga pinaka-highly touted young players sa basketball. Nakukumpara pa nga kay Steph Curry dahil sa range ng 3-point shooting niya. Pero 6 years in, parang may something kay Trae Young na mahirap explain. Parang ang hirap niyang ilagay sa same tier ng mga ibang players na kasabayan niya dati. Bakit kaya? So ngayon yan ang titignan natin. Kung ano sa tingin ko yung reason kung bakit kahit 6 years na sa NBA si Trae Young, parang inconsistent and hindi pa niya mahanap yung footing niya as a winning player. Ngayong season so far, as of recording this, nakapaglaro siya ng 33 games, in which he averaged 27.8 points, 3.1 rebounds, and 11 assists per game. Those numbers are great. Halos pang superstar na nga. And kahit na yung percentages were kinda average, sobrang taas kasi ng volume niya and usage niya sa court. So normal lang na hindi masyadong mataas yung percentages kasi ang dami umattempts and ang dami rin niya makashoot. Normal yun sa mga high usage players. Pero ang isa sa mga main points ko sa video na to is that Trae Young is a really good player. And actually, isa nga siya sa mga, alam mo yun, talent-wise sa vacuum. Si Trae Young as a talent and as a player individually, isa sa mga best guard sa buong NBA. At may potential pa siya para mas maging magaling. Pero yung style niya kasi, ito yung point ko, na yung style niya doesn't allow a ball-dominant co-star to exist. And sa NBA ngayon, for you to compete on a high level and consistently, kailangan mo ng at least 2 na ball-dominant star player sa team mo. So itong clips na ginather ko ay galing sa isa sa mga recent games nila against a pretty good defense, kagaya ng Orlando Magic. So, kaya ako kinuha to kasi A, familiar ako sa Orlando, and B, since ang Orlando ay isang competent defensive team, syempre yung Atlanta Hawks mas mag-execute sila ng mga sets nila or effort, kumbaga. Anyway, hindi yun yung point. So, ito, simulan na natin. Kung makikita natin to open the possession, in-entry nila kay Jalen Johnson, DeJounte Murray, and may nakaabang na pin down for Trae Young na nag-flow into an empty side. And then nag-help si Chuma Okeke, excuse me, Okeke, okay, para itag yung roller. And this leaves Trae Young against Goga Bitase, Caleb Houston sa weak side, okay, against a shooter, sa Dick Bay. Si Jalen Johnson, not the greatest shooter, pero kayang shumot. Si DeJounte Murray, actually, much improved shooter. So, in terms of offense na heliocentric, si Trae Young, siya yung perfect player for Atlanta, natakbuhan ng mga actions na ganito, na magpipick and roll lang siya, i-space mo lang yung floor and meron kang Clint Capela na nagro-roll sa basket. Kasi, mostly, yung role ni Capela dito, hihigupin tong defense. Ayun o, hinigop yung defense. And trabaho ng Atlanta, palibutan ng shooter si Trae Young. Pero, pupunta tayo sa point ko, point number one, Trae Young, pag hawak niya yung bola, kailangan mo ng shooter. And not necessarily a ball-dominant guy like DeJounte Murray. Kung makikita natin dito, Chuma Okeke ang layo ng hinelp kay DeJounte Murray kasi mas priority niya na pigilan yung role ni Clint Capela. And si Goga Bitase naman kasi isa sa mga best, kaya kong sabihin na isa siya sa mga best bigs in terms of dropping or hedging at the level or even yung ganito na wala sa level, medyo mababa ng konti. Kaya niyang i-contain most guards. So, not necessarily Trae Young level talent, pero you get the point. Kung makikita natin sa play na to, okay, na pump fake ni Trae Young, nag-Pinoy step, and he missed the basket. Pero, kung ako yung coach ng Atlanta Hawks, masaya ako sa look na to. Kasi nalagay ko si Trae Young sa position to score near the rim, and nalagay ko si Clint Capela sa position na higupin yung depensa para pag kinick out ko sa shooters ko next time, like sa Dick Bay, or sabihin natin, Jalen Johnson, okay, mas improved shooter, like sa susunod ng mga buwan, but this is a good set. This is a good possession. Pero kasi double-edged sword siya. Siya yung strength ni Trae Young and also it limits the offense to execute further. Kung makikita natin sa susunod na play, okay, again, spread pick and roll, Jalen Johnson, Trae Young. Okay? Pag nag-roll si Jalen Johnson dito, trabaho ni Caleb Houston, itag. Okay, and malilibre si Sadiq Bay, open for 3. Kaya ang taas ng assist number si Trae Young. Kasi, Trae Young, pag hawak niya bola, and i-space mo yung floor, and meron kang rim pressure or rim roller, okay, kagaya ni Jalen Johnson na lob threat, or Clint Capela, or Onyeka Okongwu, diba, nai-inflate yung number si Trae Young. He's either going to score off the dribble, or he's going to dish out to a shooter, or sa roller. So, kung makikita natin dito, okay, nag-switch si Paolo Banchero.
Okay? Meron siyang gap, meron siyang space to shoot. So tinira niya. Okay, that's a good shot for Trae Young. Sa level ng talent ni Trae Young, that's a good shot. Pero kung makikita natin ulit kung babalikan natin, ilang beses pumasa, isang beses lang. And meron pang 15 seconds sa shot clock. Pero hindi po pwedeng i-argue na bad shot to kasi para kay Trae Young, good shot yan. Pero kung titignan natin yung bigger picture, di ba? Kung babalikan natin, ngayon na nandito na tayo sa future, pinapanood natin tong game na to as a bilang nasa past to. Hindi yun yung ideal shot, pero good shot siya for Trae Young. So yun yung point ko na ang hirap palibutan ni Trae Young ng talent. Kasi parang maging effective si Trae Young, kailangan niya ng mga specialist sa loob ng court. Kumbaga, kagaya nito, okay, pick and roll, floater, hinigop ni Onyeka Okongwu dito, si Moritz Wagner, okay, nag-semi-gortat screen, ang tawag doon para mahigop yung rim protector since si Cole Anthony wala sa picture. So, libre si Trae Young dito and hindi nag-help yung corners sa shooters nila. Okay, this is a good shot. And kahit nasablay ito, hindi ko babashin si Trae Young dito. This is a good shot, sumablay lang. And again, okay, pick and roll, nag-roll si Capela, nag-help si Banquero, open yung corner, Trae Young took the mid-range floater kasi para sa kanya, good shot yon, which it is, basket. Pero hindi natin ulit nakita yung bola na umikot. Okay, again, hawak naman ni Dejounte Murray yung bola. Anong ginagawa ni Trae Young? Kinakausap yung referee. Anyway, okay, so nag-clear out si Trae Young, empty side, okay, Jalen Johnson, Dejounte Murray, nasan si Trae Young? Nakatayo dito habang nagpipick and roll yung dalawa. Okay? And this is my point. Dejounte Murray and Trae Young, hindi nila kaya mag-coexist together kasi hindi nila kaya parehas maging effective off-ball players right now. Pag si Trae Young may hawak ng bola, si Dejounte nakatayo lang sa corner. Pag hawak ni Dejounte yung bola, nakatayo lang si Trae Young sa corner. Kumbaga para lang silang nag your turn my turn. And in 2024, hindi na kaya ng ganong opensa na mag-compete on a high level sa NBA ngayon. Napatunayan niya ng mga Luka Doncic dati a few years ago, 'di ba? Hindi umaabot ng finals dahil nauubos. And then si James Harden ng prime niya kay D'Antoni, 'di ba? Pistol takbuhan, reincarnation ng 7 seconds or less. Pero inuubos yung buong shot lang kasi nagma-matchup hunting, isolation, di ba? Pero pagdating ng playoffs, nauubos. And yun yung same na situation kay Trae Young. Na si Trae Young kasi as of now, hindi pa niya kaya maging player na magko-complement sa isa pang ball dominant star player. So kung makikita natin dito, okay, mag-a-isolation si Trae Young, chuma okay kay ang bantay, okay, halos itong buong clip na to hindi pa pumasa si Trae Young and sobrang stagnant ng opensa, nakatayo lang lahat. Pasok! Kasi talented si Trae Young eh. He's a good player. He's a really good shot creator and playmaker. Pero, para makuha niya yung mga yon na hurt yung opensa nila to the point na hindi ganun umiikot yung bola. Kung makikita natin dito, kahit nagpapasaan sila, basically parang ano lang yan eh. Okay, routine passing eh. Hindi ko sinasabi na wala siyang gamit. Pero kung makikita natin, pagbitaw ni Dejounte Murray ng bola, flow siya into an empty side. Okay? Nag-generate sila ng downhill motion, kaya nila ginawa yun. Okay? Hindi lang basta ginagawa yan. Pero, again, ang point ko rito is yung co-star. Anong ginawa ni Dejounte Murray after niyang bitawan yung bola? Tumayo lang siya dito. Okay? And niwala nga pa kasi Chuma Okeke. Okay? Ni hindi nga niya binantayan. Willing siyang mag-help doon sa roller. Or sa driver na si Trae Young. And Trae Young made a really good play. Okay, nakita niya si Paolo Banquero, nag-commit, wala sa posisyon, binigay niya sa roller. Okay, and walang tao, 2 points, assist. And, pero again, dadalhin ba sila nito hanggang finals or even conference finals? Okay, dito, dinoble si Dejounte Murray, anong ginagawa ni Trae Young? Nakatayo sa corner. Okay, so ano nangyari? Okay, nakuha ni Onyeka Okongwu yung bola, may advantage ang Hawks, 4 versus 3. Okay, may Trae Young ka sa corner, may Sadiq Bey ka sa corner, may Clint Capela ka dito. Pero sinong gumagawa ng play? Si Okongwu. And nasan si Trae Young? Hindi involved. And again, gusto ko lang i-reiterate na si Trae Young, okay, isa siya sa mga best guards right now sa NBA. Pero yung setup kasi niya as a player and kung paano mo siya gagawing effective right now, I don't think effective siya to win and compete in today's NBA. And feeling ko, yun yung isa sa mga reasons kung bakit parang napag-iiwanan na si Trae Young. Kasi, kung maaalala natin yung New York Knicks na series, diba tinalo nila New York sa series nun? And we saw Trae Young be a winning player. Kasi he's a big-time player.
Pero hanggang saan kadadali ng ganun? Kung makikita natin ngayon, New York Knicks, diba? Nahikipaglabanan sa top 4 spot ng playoffs ngayon. And yung point guard nila, maliit din naman, Jalen Brunson, scorer. Pero si Jalen Brunson kasi kaya niya mag-coexist with another ball-dominant co-star, Julius Randle. Pero kasi yung heliocentric offenses, especially for a guy na defensive liability and undersized sa position niya, ang hirap isipin kung paano siya magiging competitive, anong klaseng team yung pwede mong ibuo sa kanya. And yun yung problema, na parang si Steph Curry, yung player na kinocompare sa kanya, si Steph Curry, 50% of the time, hindi exact stat to, si Steph Curry, most of the time, nasa off-ball yan. Gumagalaw, tumatakbo sa screens, dumadaan sa flex, dumadaan sa double screen, may delay, siya yung nagka-curl, lumilipat sa kabilang side, tapos may pin down ulit, sasaluhin niya, titira siya. Okay, si Trae Young, hindi niya ginagawa yun. Kailangan hawak niya yung bola. So, that's why feeling ko parang medyo napag-iiwanan na si Trae Young. Kasi it may look like na hindi siya nag-i-impact sa winning. And hindi siya winning player.